check natin. Ano tama, wala. Ayos naman. Hour later. Kukunin ko yung panganay ko. Yeah. Ba, maganda. Nice. Tapos. Oh, yun! Tapos doon siya pagkatrabaho. Professional yun, Bin. Siyempre, mas mataas yun. Field doon. Hanapan mo na employer yan doon. Diba? Yun ang magandang opportunity yung Ben. Direct client. Europe yung Ben. Pag sinabing Europe, automatic yun. Malaki ang value ng kwarta. May halaga ang tawag doon. Sabi mo kasi sa kanya noon eh. Wala mo na, paglaki mo. Mag-Europe ka. Eh, yung Canada kasi na kapimpal niya. Umuwi kasi yung babae eh. Para nung pandemic, di ba, walang face-to-face klase yun. Nakilala niya yun. Pero taga din doon sa amin. Pampanga. Doon din nag-chat niya. Sabi nung babae, uwi daw siya ng December 2021 para tulungan siya magkasikaso ng papel. Hindi, nangyari. Para papel niya ng student. Sabi ko, parang alanganin yung lapo. Para sa'yo lapo. Ba't di mo tanggapin? Sabi kong ganun. At least kung basta tutulungan ka niya sa kanya lahat gasto. Sabi kong ganun. Kunin ka niya. Nakuha siya eh. May gusto kasi yung ano, babae sa kanya. Hindi pa payat yung ID pa mataba yung nakuha. Parang nakilala niya eh. Parang wala, nawala na yata yun. Nawala na akong balita eh. Lahat din nagbabago. Lahat ng mga opportunity lumilipas. Kaya nga sabi ko nga, hanggat nandito tayo sa Qatar or nandito tayo sa Middle East, ito yung opportunity na maganda mag-cross country katulad ng punta ng opportunity. Opportunity. Grab opportunity. Opportunity. Opportunately, bahala na, bahay ka rin. Basta importante, nandito na tayo sa Qatar. Oh, huwag ka magalit, ang boses mo na naman. Guys, isa na kayo, mga puso nyo dyan. Ingatan nyo. Huwag nyo ibibigay sa iba. Sisigaw ka na naman. Di ibig ko sabihin, yaman lang din naman nandito tayo sa Middle East. I-grab na natin yung mga opportunity na kapatid. Opportunity. Opportunity. Yeah. Hindi opportunity, ha? Ano pa talaga yun? Oportunidad na lang. You know, Roger, crazy. Hindi, ngayon nga, ibig ko sabihin. Hindi, seryoso nga, kasi nga, kung doon ka manggagaling sa Philippines. Seriously? Really? Pag doon ka kasi sa... Really? Pag doon ka kasi manggagaling sa Pilipinas. Too much spend money. 300 ang magagastos. Lowest 300 yun. Business mo na lang. Gagastos ako ng ganun. Pag mga ganun, uli na lang probinsya, tanong kamuti. Positive na makalis agad. Sige. Maganda yung sahod. Magkano ba ang sweldo niyan? Eh hey bro, ticket. Entry ticket. Okay. Thank you. Bye. Ticket to. Ticket. Ano to? Kasi may opportunity po ta. Medyo malaki kaysa dito. Kasi dito sumasahod tayong kaya natin 35k eh. Diba? 35 pero sige natin. Oh.
1:25. Mga 50 sasawa tayo doon, pwede na yun. Stepping stone lang naman yun eh. Pwede na talaga yung 50. Kasi pwede kang doon, pwede kang... Pwede kang... Part-time? Part-time. 31 lang pala, 32k yung sound na 50. Kinakatakot ko din kasi doon, yung baka mapariwara yung buhay natin doon eh. Bakit? Andun na lahat din eh. Nakakain ka naman ng baboy doon. O nga, andun na nga lahat. Hindi, Ben. Doon mo malalaman ang sarili mo kung mayroon ka pang control sa sarili mo. May disiplina. Para kang nasa Pinas din doon eh. O may mas maiging nga, hindi na makakain dito para tayo nasa impirno. Sobrang ilig, di ka makakain ng baboy. Saka doon, daming pempem. Hoy, shoutout dyan sa may mga pempem. Eh mga talap-talap dyan, shoutout nyo ha. Daming pempem doon, iba-ibang klase. Sige, payag na ako dun. Oo nga. May mahaba. Yay. May payat. May balagbag. May palapad. May mabuhok. Naku pa. Pariyano kain kong garapon. Doon nga ang parada, tigis ka eh. Para mas malapit. Nandito pa si Ungas. Baka yun yung kukunin mong card. Oo, bawi na to eh. Sakto nga. Sige Ben, payag na ako Ben. Dami. Pag nag-message si Alice, so minis ko. Anong sabi ni Addison? Hindi na daw siya babalik. Sino kung anong agency? Hindi na daw siya babalik. Hindi na yan. Hindi pa sinin doon. Papaliwala ka doon sa taon yun. Oo, lagi naman yun. Yeah, siyempre, oo ka lang din. Oo. Oo, sige, naniniwala ko. Ganun. Hindi mo mukha. Oo. Ganun. Oo, ganun lang ka lang. Si Addison din yung pan. May lahi din ng mga pagka-engineer yan. Saksakan din ng mga plano. Architect. O yan, ganun. Sagana sa drawing yan. So shout out sa inyo guys, yung mga sagana sa drawing dyan na hindi natutuloy yung mga plano nyo. Alam nyo na kung sino kayo. Isa kayong professional yan. Na engineer saka yan. Architect. Yan, yan. Totoo yan. Pinagsama. Yan. Wala pang contractor doon saka mason. Tama, tama. Ay, hirap na sinusulatan ko. Pag hindi ka nang pupukos. A few moments later. Pero guys, yung plano nga po pala namin na pa-Europe sana lobby ng bus pagkano to. Kasi nga yung mga plano din ni Jobin na gusto niya pumunta ng Europe eh, parang engineer lang din sagana sa plano. Lobin sana ng Diyos na magkatotoo man lang sa makapunta na ng Europe. Kasi pangarap ko rin po makapunta ng Europe para naman makapag-vlog-vlog doon na yung magpa-vlog ka na may snow, diba? Sarap doon. Yung tipong magpapatuhan kayo ng snow. Wow, shout out sa inyo mga nasa Europe na mga kababayan ko. Maganda po kasi sa Europe ang tawag na ito. Kasi nga dito sa Middle East, pag ganitong buwan na ng pagkatapos na ng Ramadan, asahan mo, sobrang init na dito. Grabe, nag-umaabot dito ng 50 degrees Celsius. Kung ikaw ay sensitibo ka or hindi mo kaya yung init, ay hindi ka maglalabas-labas gawa na matututong ka dito, sobrang init. Oh, yun ang problema dito sa Middle East. Mainit talaga. Kaya kung ikaw naman maganda ang trabaho mo, palagi kang nasa aircon, ibig sabihin, nasa opisina ka. Pero kung yung katulad kong isang hamak lang na driver, kung saan-saan ka nakakarating, tapos lalabas ka sa sasakyan na sobrang init, nakupo, peligroso, hindi maganda sa kalusugan yung sobrang init, tapos papasok ka ngayon sa aircon, tapos lalabas ka na naman, may initan ka na naman. Ganun. Kasi nga, hindi ka pwede
hindi ka po pwede na hindi ka utusan, siyempre driver ka nga eh. Lalo pat katulad ko trabaho ko, utusan ka. Oy, kunin mo ganera yung sakyan dito sa lugar na to. Obligado. Ganun ang sitwasyon. Talagang mainitan at mainitin ka, mainitan ka. May pagkakataon pang ang itlog mo. Luto ang itlog mo sa sobrang init dito. Oh, yun ang sitwasyon dito sa Middle East. So shout out sa inyo mga kaibigan ko na mga nasa nagtatrabaho sa Middle East. Gawa nga ng ang Middle East po talaga ay saksakan ng init. Mapapalad naman yung mga kababayan natin na nagtatrabaho dyan sa may aircon, na hindi man lang sila naiinitan. Mainitan man sila kung gugustuhin nila. Umaga ng yung tipong putla-putla na sa lamig ng aircon. Shout out sa inyo ha. Ipagpatuloy niya lang yan. Maganda sa kalusugan yan. Pero paminsan-minsan naman dapat eh, meron kayong tinatawag na vitamin D. Yung sa init ng araw manggagaling. Ganun yun. So shout out sa akin mga kaibigan dyan, sa Team Jun Lovers. Shout out po sa inyo. Okay? Sa kay Ma'am Jun Cruzada Official. Sa lahat ng mga bumubuo ng Team Jun Lovers. Alam ko madami kayo. Yan. Mga kaibigan natin lahat dyan. Kung hindi ko man kayo mabanggit o ma-shout out, alam niyo na kung sino kayo. Basta lahat na kayo. Patay yung mga team boyaters, ayan, mga team digangers, mga team marikit, ayan, marami mga kaibigan dyan. Kay Ma'am Luminada, ayan, si Ma'am Lani Barbosini na, kumusta? Sila Ninang Angel, ayan, yung mga kaibigan natin dyan, mga Angel, pero sa mga team. Tapos pa sila, mga Lina Barboso, mamamabay din mga kaibigan natin. So guys, ito lang. Ito lang yung routine ng aking trabaho. A day in my life here in Qatar. Yan. Kung nakikita nyo, routine tayo naman nung nasa kalsada tayo. Ito lang po, chill lang yung driving. Kasi tawag na ito. Mahirap yung wala tayong content. Dapat gumawa tayo ng content. Yung kinakausap ko kayo ganito. Yung mga sitwasyon dito sa Qatar. Ay, supportahan po natin si Miss Jen Cruzada. Mayroon po silang mga pa-entry. Pati din po si Summer Girl, New York City. Mayroon din po siyang pa-entry, ayaw niya lang sabihin. Sa May 31 po, mayroon po siyang gaganaping Grand Raffle. Yung po ay araw ng kanyang kaarawan. So, yeah, minamaritis ko na kayo. Kung sino nandito ngayon nakakapanood ng aking premiere or sa video na to, guys, puntahan nyo po si Summer Girl. Meron po siyang pa-entry. Sa Mayo 31 po yung Grand Raffle. Puntahan nyo po yan. Kasi nga, si Summer Girl New York, Sangkay, meron po siyang mga giveaway sa mga mabubunot na pangalan. Sana nandun po kayo. Opo. At pati po si Ninang Angel OFW ng London yan. Please, puntahan nyo po. Meron din po siya mga pa-entry. At di ko kabisado kung kailan magaganap yung Grand Raffle. Puntahan nyo rin po. Kasi nga, para din po yan sa inyo. Kasi dagdag yan ng, kumbaga sa one, dagdag income ba bilang YT subscriber, mga ganun. Siyempre, support ba tayo? Tapos makaka-earn ka pa na kahit panlood, pambili ng ulam, pan-gikas. Yan. Ako naman, baka next month pa ako kasi nga na side yung Gcash ko. Tapos magpapa-Gcash din ako at saka yung mga views lang. At saka tatanong ko kasi sa Juan kung pwede sa banana. Ang problema kasi no guaranteed, nalalagas pag banana. Oo. Pero views sigurado yan. Sa views makikita mo kung sino-sinong bansa, kani-kanino, kung ano-anong bansa napupunta yung video mo. Kasi nga, kumbaga sa kwan, inilalako niya sa internet yung video mo na para panoorin. Ayan. Kung very interesting ang video mo, halimbawa, may bubuse yan ng 500. Hindi lang 500 yan mabubuse. Oo. Tapos, kakaroon ng banana yan. Siyempre, kung very interesting talaga yung video mo. Pero kung ang video mo ay may narrative,
mabilis yan, mabilis kumalat yan. Magkakaroon ka ng maraming subscriber, mga ganun. Kasi nire-recommenda kasi ni Lulu yan. Nandito talaga sa stage na to yung monetize ka na, yung tipong di ka pa nakakasahod. Nandun eh, nandun yun. Kaya dapat may mga narrative yung ating mga kwan. Or may value yung ating content para po maraming ads na pumasok. Yun po ang ibig kong sabihin, guys. Sana alam nyo na po yung ibig kong sabihin na yung gumawa tayo ng content na valuable, yan. Valuable yung very interesting. Yun po ang ginagawa kong content, guys. Kaya kung napapansin nyo, si Kuya Roger, bibihira lang mag-upload. Kasi nga po, hinahanap or gumagawa din ako ng very interesting video na para mapanood or mag-viral man lang. Yun po talaga ang gusto ko. Kasi po, the more na nagbabiral ang video mo, the more na marami manunood at makaka-earn ka ng maraming banana. Yun po. Believe me. At saka guys, yung sinasabi ko po sa inyo, yung gagawa kayo ng short video. Short video. Ang short video po, dapat ay, kung halimbawa, katulad ng mga pagkain yan, halimbawa, yung mga magagandang tanawin, yung very interesting. Gawin nyo lang po, 3 seconds to 5 seconds, guys. Mga kaibigan ko, very effective po yan. Umahatak po siya ng views at saka banana. Maniwala po kayo sa akin. 3 to 5 seconds lang po. 3 to 5 seconds lang po. Mayroon po. Guguhit at guguhit yan. Maniwala kayo sa akin. Tandaan nyo po, 3 to 5 seconds. Lalo pa sa mga pagkain. Kung basta yung mga very interesting, mga magagandang halaman, magagandang tanawin, itry nyo. 3 to 5 seconds. Lagyan nyo na rin ng sounds na maganda. Yan. Kung napapansin nyo, punta nyo yung mga short video ko. Mayroon siyang kwan, umahatak siya ng views at saka banana na rin. 3 to 5 seconds lang yun. Oo. Tapos may sounds ka na tipong parang kagimbal-gimbal. Ganun. Oo. Ganun lang yung tricks ko. Kaya sana panoorin nyo po yung masundan nyo lang po yung sinasabi ko, 3 to 5 seconds na short video. Effective. Kasi nga may nagturo din sa akin yan. Maganda siya, maganda. Hindi nakakapagbabiral talaga. Tingnan nyo yung short video ko, ganun. Hindi naman totally lahat, pero talaga karamihan, ganun. Makakakuha tayo ng banana at saka views. Ang views ko po ay umabot na yung views ko ng kulang-kulang kalating kulang-kulang 1 million na. Nasa 800 plus na mga pala. Nasa 800 plus na yung views ko. 800k. Yan. So guys, salamat po muli sa walang sawang suporta at panonood ng aking video. Hanggang sa muli po. So shout out po muli sa ating mga kaibigan dyan, sa Team Yun Lovers, Team Puyaters, at saka sa Team Banners, at saka kay the Ma'am Angel OFW Ninang, at saka kay Marites Umblas, at saka kay Ma'am Lani Wonder Woman Ninang. Shout out po sa inyo. Yan. At sa lahat-lahat po ng mga pumupuo ng ating mga teams, yan, shout out po sa inyo kung hindi na kayo mabanggit, ha. Huwag po kayo magtampuhay, Kuya Roger. Salamat po. Kung hindi man ko kayo mapuntahan, mayroon po akong time, pumupunta po ako kahit tapos na kayo mag-live. Andun po ako, nagsusundot-sundot at nagbabakas sa inyo, ha. Shoutout po sa inyo sa lahat, ha. Salamat po sa lahat. God bless us all po sa ulitin po na ating video, na marami pa akong maibibigay na suggest at saka mga tips. Ayan. Kasi nga itong content ko ngayon ay para naman ito sa plan namin, nagmamag-migrate kami doon sa Europe, yung maglalaro ka doon mga Spies doon. What if no, next year Europe na ako, ganun lang.
malay nyo, lubin ng Diyos, nagkatotoo ng aming ba. Sana nga. Kaso nga, 6,000 Qatari Riyal yung bubunin itong placement pay, magkaroon din yung kulang-kulang 100,000. Kulang-kulang 100,000 pesos na placement pay. Lubin ng Diyos na makayanan mo yun. So, shoutout sa inyo guys. Ha? Salamat po muli sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Thank you so much po. Bye-bye.